Halo, Cok. Makasih, Pak. Hello, magandang araw ang anong araw oras mo makakarating ang ating video dyan, ano? At meron tayong bagong bike check na naman from Velocity Bike Shop. Ito nga pala, meron silang bagong branch ngayon sa San Fabian branch, ano? At meron siyang darating na raffle. Sumali sana kayo sa darating na raffle at meron itong bagong bike trainer, ano? Libreng bike trainer. So much for that intro, yun ang kanilang ating konting information sa ating bike shop, ano. At meron tayong iba bike check. This bike check is isang alam niyo ngayon lang ako nakita nitong ano na carbon frame na nag-release si Mountain Peak. Hindi ko alam kung meron kayong alam, ano, siguro kung meron kayo edi wow. Pero ako sa mga pagbabike check ko kay Mountain Peak, ngayon lang ako nakita ng carbon frame na bike sa kanya, ano. And this is a Mountain Peak Explorer 4000. Wow! So yun yung ano, nagulat ako nakita. So ba meron na palang carbon frame si Mountain Peak? So dali-dali. Medyo bigyan natin ng time para makita agad siya in the flesh. So kasi naman mga kasama din tayo dyan, mga vloggers na mostly nag-upload ng kanilang ano, through pictures, ano. So, pero as for, wala namang problema doon kasi syempre alam na nag-alawan ngayon, pandemic, so hindi makalabas. Pero as for me, kahit pa paano pag may time, gagawa natin paraan makita natin in flesh yung mga ganyang item, ano, para at least for more on visuals kung paano yung at least magbago kayo mapag-decide. Nakita niyo yung mga angles. So, inuulit ko, I'm not more on the technical side, ano? More on the visuals tayo. So, inaaral natin yung mga dapat na pakita sa inyo visually. Kasi hindi ko naman kaya ipaliwanag kung ano meron dyan na whatever dyan, ano? So, sisimulan na natin. Mapapahaba ang ating intro, ano? So, ito. So, lagi naman tayong sisimula sa kanyang frame, ano? So as I said earlier, ang frame is carbon. At yun nga, yung top tube na pitikan natin, no? So Explorer 4000. So yan, yung usual na decals ni Mountain Peak, yung ako para kanong style yung ganun, no? Tapos yan yung kanyang head tube na tapered head tube. At yung kanyang yung down tube naman yan, di ko alam, para may design sa gilid na ganyan, no? Ganda ng pagkaka, ano, para kang matutusok sa gilid, no? So mayroon siyang isang battle cage mount. At ayan, mayroon siya. At ang nakuha nating size for this is yung medium. 27.5 tong size nitong bike na to, no? Na medium. So napitikan natin yung chainstay. Doon nakalagay yung label na T 700 carbon. So carbon tech na, ano, carbon daw, ano? So yun yung kanyang seat stay naman. Okay, so ayan, ha, lahat ng possible angle ng frame. Ayun, sa kabilang ng chain stay mayroon din palang label na carbon dun sa kabila. Ito naman yung kabilang side ng frame, nakuha lang din natin para makita nyo yung mga daanan ng cable at yung side ng bottom bracket na ano, no, na kinis, no, linis ng pagkakatira kasi nga carbon, ano. At konting information about T7 carbon or compared to aluminum. Ayon sa aking research, hindi ko kasi masabing na feel ko eh kasi wala lang tayong carbon frame, ano. So carbon is compared to aluminum is lighter, is more stiffer. So parang mas iba ang datingan sa feel kapag naka-carbon frame ka, no. And obviously yung kanyang weight. So compared to alloys, ayan na. So yun yung advantage ni carbon. So weight and stiffness. Okay, so meron namang ibang video yan si GC at iba pang ano dun sa mismong carbon and aluminum test. Ano, ilalagay natin yung link para makita nyo yung comparison between aluminum alloy and carbon. So naman tayo? Dun naman tayo sa kanyang fork. So sa kanyang fork ay naka Mountain Peak Air Fork naman siya at naka 32 size ang kanyang stanchion at magnesium ang kanyang lowers, no, yung lowers yung baba ng stanchion, yung magnesium pagkakagawa naman. At mayroon siyang ABS lockout na hindi ko pa nararamdaman kung anong pakiramdam ng ina-adjust ng ganyan, no.
Pero sa ating research daw, sabi parang nag-iiba daw yung ewan, no? Pero doon magbarulong pa sa owner, ano? Yung purpose at ano, no? At yung kabila, yung air inlet, no? Gusto ko marim maramdaman yan, kaya lang wala pa tayong budget para dyan, no? Tsaka na yan. Sa cockpit naman, ah, meron siyang MT200 na brake set, Mountain Peak handlebars na 800mm at ang stem ay naka negative 17 daw, ano? Hindi ko sure pero negative 17 ang pagkakasabi sa specs, ano? At yan, kanyang naka negative na stem, pogi, ano? Ayan, sa kanyang drivetrain ay naka claw na 2x which is 36 and 26 teeth yung dalawang pagkakatuba niya, 104 BCD. Ang FD ay naka Diore, naka RD na Diore na 10 speed. Alam ko ito yung bago, yung 5100 ata. At ang 1142 yung kanyang kaset. At yung kanyang, yung kabilang side ng kanyang crank. Naman ang kanyang saddle and seat post. So, as I mentioned earlier, yung seat post, handlebar, and stem niya na branded as Mountain Peak. At ang kanyang saddle ay hindi ko nakita yung brand, ano? So yan ang kanyang saddle and seat post. For its tires and rims, no, para ka nang nag-customize ng ano nito, nung bike talaga, ano? Kasi iba yung not the usual tires na nakakabit sa isang bike, ano? At Continental Race King 27.5x2.0 RTPN at Eroica rims, 32 holes ang kanyang rims. Siyempre, mentioning the rims, dapat meron yung kasamang hubs, ano? So, the hub is a Novatec hubs, no? Na sealed bearing. At sa kanyang rotors at SRAM ng brand ng kanyang rotors, yun yung pagkakaano, no? At hindi ko nakuha yung size, pero mukha namang 160. 160 sa front and sa rear side. So, ano ba? Halos lahat na ng ingilata nakita natin, no? So, pero syempre, pitikan na natin yung lahat, ano? Para mas lalo nyo ma-appreciate yung ganda niya. Mountain Peak Explorer 4000. Yeah. Okay? Ito muna yung pitik. Meron pala tayong dalawang shoutout na kasipaan natin sa shop habang nag-vlog tayo doon. Meron tayong dalawang nakilala ng mga na parokyano ni Velocity. At in-invite ko na rin na mag-subscribe sa ating channel. Ano? At itong isa dito, yung nakita ko rin sa mansion na ito, nagpa-shoutout siya ngayon. Ano? Shoutout ako, ha? Taga Laguna, Golden City. Kamusta mga friends ko dyan, mga bikers dyan? May grupo ka ba? Wala. Oh, wala. Bike to work. Shout out sa mga bike to work dyan. Thank you, thank you. Shout out sa mga tropa dyan sa Lakeville, yung mga Padyakul bikers natin. Shout out. At Titibok TV. Subscribe po tayo. Okay. So that will be all for now, mga kasipa. And I hope tuloy-tuloy lang ang suporta sa ating channel. At nakikita ko, masaya ako, unti-unti nag-grow ang ating channel, no? So kahit bagal yan, ayos yan. Basta importante, may mga solid supporters tayo. Okay? Bye-bye!